Magandang gabi po sa ating lahat. Ang topic po natin for tonight ay reconciliation. Sa bansa po ng Israel, merong dalawang klase ng grupo. Una is yung grupo ng mga Hudyo at pangalawa, yung grupo ng mga Hentil. Yung grupo ng mga Hudyo, sila yung mga sumasamba kay Yahweh o sumasamba sa one true God. And yung mga Hentil, sila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung mga sumasamba other than Yahweh. So, ngayon, itatalakayin natin kung paano nga ba nagkaroon ng reconciliation between Jews and Gentiles sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Scripture po natin, Ephesians chapter 2, verses 11 to 14. Babasahin ko lang muli. Therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. So, i-define po muna natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng reconciliation. So, based po sa Merriam-Webster Dictionary, pag sinabi po natin reconciliation, it is the act of causing two people or groups to become friendly again after an argument or disagreement. So, madaling salita, pag sinabi po natin reconciliation, ito po yung nire-restore natin or pinagbabati po natin yung nasirang relationship ng two or more parties. So, yung reconciliation ay nanggaling sa Latin word na reconciliar, which means to make good again or to repair. So, i-remind ko lang po ang bawat isa na sinulat po ni Apostle Paul yung libro ng Ephesians habang siya ay nakakulong sa Roma. So, makikita po natin na hindi po siya tumigil sa pagbiminister at patuloy po siya sa paglalaganap at pag-evangelize ng magandang balita even though siya ay nasa loob ng bilangguan. And remind ko lang din that Paul wrote this letter. Sinulat po ni Paul itong letter na ito. And ang audience po niya dito ay yung mga Hentil sa Church of Ephesus. So, ibig sabihin, hindi po mga Hudyo yung mga tinutukoy niya dito o yung audience po ng kanyang letter, kundi yung mga Gentiles. So, dako po tayo sa ating first point, yung circumcision versus uncircumcision. So, gano'n nga ba kahalaga yung circumcision that time? Mahalaga nga ba siya sa mga Hudyo? Diba dito kasi sa bansa natin, sa Pilipinas, ginagawa lang natin yung circumcision o yung pagtutuli because of traditional or cultural purposes. Na kapag yung isang lalaki, kapag tumuntong siya sa edad na 12 or 13, na kailangan niya na magpa-circumcise. And kapag hindi mo ginawa yun, makaka-receive ka ng panglalait or pangungutya. Pero dito, in this context, sa mga Hudyo, hindi ganun kababaw yung reasoning nila kung bakit sila nagpapa-circumcise. Hindi sila nagpapa-circumcise dahil tradition lamang nila ito or dahil culture lang nila ito. Kundi ginagawa nila ito because it was the sign of participation of God's chosen nation. So, ibig sabihin na yung mga Hudyo, nagpapa-circumcise sila dahil ito yung simbolo at ito yung marka na kung saan parte sila ng chosen nation ni God, na parte sila ng descendant ni Abraham. Pero ang problema, may mga Hudyo kasi na kung saan nagkakaroon sila ng maling view pagdating sa circumcision. Na once na nagpa-circumcise sila, is akala nila meron na agad silang salvation. Na akala nila meron na agad silang saving relationship with God. Pero ang tanong dito is
yung mga outward action ba natin mga tao, ito ba yung nagbibigay ng kaligtasan sa atin? Ang sagot doon is hindi. Kasi yung circumcision na ginagawa nila, it is also an outward action. And it is just a symbol that they are a descendant of Abraham. Pero it doesn't mean na magbibigay ito sa mga Hudyo ng kaligtasan. Just like yung baptism. Ang baptism, outward action din ito, yung water baptism. Pero required to. Kinokomand ito sa atin ni God na kailangan ang bawat Kristiyano ay magkaroon ng ay magpabaptize in water. Just like yung circumcision na ginagawa in Old Testament ng mga Jews. Na kinuman din sa kanila yun, pati sa atin yung water baptism, kinuman din ito sa atin. Pero it doesn't mean na yung water baptism yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan at ng saving relationship with God. Dahil tatandaan natin that there is no physical or outward action that can save us. There is no works. There is nothing we can do that can make us right with God. So kahit ano pang ritual yung ginagawa ng mga Hudyo, kahit pumatay man sila ng daan-daang mga tupa, or araw-araw sila na umakyat sa templo para linisin yung kasalanan nila, still, hindi yun yung nagbibigay sa kanila ng salvation. Dahil ang tanging makapagbibigay lamang sa atin ng eternal life ay yung pananampalataya lamang natin kay Hesukristo. And yung pananampalataya na meron tayo kay Hesukristo, yun din mismo yung regalo sa atin ni God. Yung pananampalataya natin, yung decision natin na magtiwala kay Jesus Christ, hindi talaga nanggaling sa atin yung decision na yun. Hindi natin will yun, kundi will din yun ni God na magkaroon tayo ng faith sa Kanya in order for us to have eternal life. So pangalawang point, yung condition ng mga Gentiles before Christ. So basahin natin Ephesians chapter 2 verse 12. Sabi dito, "Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world." So palaging ganito yung structure ng ano yung letter ni Paul kapag nagdi-disciple siya or kapag nagpaparating siya ng mensahe patungkol sa grasya ng Panginoon. Palagi niyang nire-remind yung mga hintil, yung mga sinusulatan niya na kayo bago kayo magkaroon ng kaligtasan and bago kayo magkaroon ng faith in Christ, ganito muna yung nag-situation ninyo. So, palagi niyang binabanggit kung gaano sila ka-fallen and kung gaano ka-evil yung nature nila bilang mga Gentiles bago pa man sila iligtas ni Jesucristo. So, dito sa Ephesians chapter 2, verse 12, kung i-scan natin siya ng mabuti, there are five things na dinescribe ni Paul yung mga Gentiles. Kung ano nga ba yung situation ng mga Gentiles before coming to faith. Una, binanggit dito that Gentiles are without Christ. And it means, if we are without Christ, we don't have redemption. Na walang tutubo sa kasalanan natin kung wala si Jesus Christ sa mga buhay natin. Na hindi natin kayang bayaran o hindi natin kayang tubusin yung sarili natin. Dahil hindi tayo worthy enough at doing that. Number two, Gentiles are described as aliens from the commonwealth of Israel. So pag sinabi nating aliens, ang other term para dito is foreign or foreigner o kaya stranger. So Gentiles are stranger from the commonwealth of Israel. So meaning na itong mga Gentiles na ito, they are separated from the chosen nation of God. And the time kasi 'di ba sa Old Testament, si God directly siya nakikipag-communicate sa bansa ng Israel. Directly din siya nakikipag-communicate sa kay Moises and sa iba pang mga Bible sa mga leaders na ginamit ni God. And because Gentiles are aliens from that from their commonwealth, ibig sabihin is hindi rin nila naranasan kung ano man yung nararanasan ng mga Israel. Pangatlo, Gentiles are strangers from the covenants of promise.
Which means na yung mga promises na kinumit ni God, yung covenant na meron si God between the Israel, they are strangers from them. So hindi siya, hindi sila kabilang kung ano man yung promises na binitawan ni God sa bansa ng Israel. Pang-apat, Gentiles have no hope. Na dahil hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos or yung iba sa kanila ay wala talagang Diyos, their life was absolutely pointless. Natatandaan natin na yung hope sa buhay, sobrang halaga nito. Yung purpose kasi, once kasi na alam natin kung ano yung purpose natin, yun yung nagmamotivate sa atin kung bakit tayo nabubuhay. That's why maraming mga unbeliever na prone for prone sa suicide kasi hindi nila alam kung ano nila yung purpose nila sa buhay, hindi nila alam kung bakit sila nag-exist, hindi nila alam kung ano yung value ng existence nila and kung ano yung patutunguhan nila o yung direction ng buhay nila. So ganun yung mga Gentiles na because they don't have God in their life, they have no hope. And they are just aiming, kumbaga nagwa-wander lang sila aimlessly. So panglima, Paul described Gentiles that they don't have God in the world that they believe in. So meaning na kapag hindi tayo sumasamba sa tunay na Diyos, kung yung Diyos na binabanggit sa Biblia, so automatic, iisa lang yung ibig sabihin nun. They are headed to eternal damnation. So these five things also describe our lives before we came to Jesus Christ. So tatandaan natin na lahat tayo is nagdaan dito, lahat tayo naging unbeliever. Walang tao na pinanganak na pagkabukas niya ng mata niya ay Kristiyano na siya, meron na agad siya pananampalataya kay Jesus Christ. No, lahat tayo ay, even tayo mga Kristiyano, lahat tayo dito is nakaranas na maging patay sa kasalanan. Pangatlo, reconciliation between Jew and Gentile. So paano nga ba nagkaroon ng reconciliation between these two groups na meron sa bansa ng Israel, yung Hudyo and yung mga Hintil? So nung panahon kasi ni Paul or before pa sa Old Testament pa, talagang alienated and very divided na talaga yung nila, yung samahan nila. Kumbaga yung mga Jews and Gentiles is meron silang hate sa bawat isa and hindi na talaga maganda yung treatment nila to each other. Ephesians chapter 2 verse 13, sabi dito, "But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." So simula nung namatay si Jesus Christ, ano yung nangyari? It ended the Gentiles' alienation. Kasi usually kasi na kumbaga na-exclude yung mga Hintil pagdating sa mga sa mga fiesta na meron yung mga Hudyo. Kasi kung mababasa natin sa Old Testament, parang ang dami nilang festivals na ginaganap, 'di ba? Merong Jubilee, meron pang iba't ibang mga rituals, mga practices sila na ginagawa. And usually, every time na nagkakaroon ng kasiyahan or ng fellowship yung mga Hudyo, yung mga Gentiles is palagi silang excluded sa bagay na yon. So, simula nung namatay si Jesus Christ, nawala yung division between Jews pati na rin sa mga Hintil. Ephesians chapter 2 verse 14, "For He, Jesus Himself, is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility." So dito sa Ephesians chapter 2 verse 14, binanggit si Jesus Christ as our peace. So yung kapayapaan kasi o yung peace, madalas ini-incorporate natin siya or ina-attach natin siya sa word na unity. Na kapag wala kasing unity, wala ring peace. And kapag mayroong division, kapag mayroong chaos, hindi din present yung peace. So tatandaan natin na nagiging present lang yung peace because of unity. And
Jesus Christ break down the wall that separated them. And just a fact, gusto ko lang i-share na yung templo kasi ng mga Hudyo, 'di ba? Sobrang laki nung templo nila. And then sa templo na 'yon, meron silang tinatawag na courtyard sa labas. And then sa courtyard na 'yon, meron pa ulit outer courtyard. So dun sa outer courtyard, dun lang pwede pumasok yung mga yung mga Gentiles. For example, yung mga Hintil, nag-decide sila na sumamba na rin kay Yahweh. Hindi sila pwedeng pumasok doon sa inner part ng temple. Even though meron na silang same faith, basta kinaklasify ka nila as Gentiles, hindi ka pwedeng pumasok doon sa loob ng parte ng templo. Hindi ka pa rin pwedeng magkaroon ng fellowship with the Jews. Kumbaga, ganong katindi yung separation nila and ganong katindi yung hate treatment nila to each other. And once na yung mga Gentiles na yun, for example, nag-decide siya na pumasok sa inner courtyard or dun sa inner temple, ang penalty nun is papatayin siya ng mga Hudyo. So, ganong katindi yung prejudice and yung racial discrimination talaga between them. Kasi di ba ngayon sa panahon natin sa Amerika, di ba napapanood naman natin sa balita na merong racism between white American and black American. So matagal na yung issue pero hanggang ngayon nag-exist pa rin siya even though hindi na siya ganun kalala katulad ng dati. Pero yung racial discrimination na nangyayari dito sa Jews and Gentiles, mas malala pa ng ilang beses kaysa sa kung ano mang nangyayari na prejudice doon sa Amerika. Kasi dito sa Jews and Gentiles, meron talagang patayan na nangyayari. And ibang-iba talaga yung treatment nila. Na once na nalaman ka, na, for example, ako ay isang Hudyo, and once na nalaman mo na yung isang tao ay isang Hintil, hindi ka pwedeng magkaroon ng communication sa kanya or hindi ka pwedeng magkaroon ng contact sa kanila. That's why ito rin yung sa New Testament kung nabasa natin, ito rin, isa ito sa mga naging kasalanan din ni Apostle Peter na alam naman natin that Peter is an apostle to the Jews na naka-assign siya na para mag-evangelize sa mga Hudyo. Pero that time kasi nung si Peter ay nakaupo kasama yung mga Hintil and then may dumating na mga Hudyo, biglang tumayo si Apostle Peter. Parang nahiya siya kasi mga Gentiles yung mga kasama niya tapos makikita siya ng mga kapwa niya Hudyo na nakikipag-fellowship siya dun sa mga Gentile. So, ganong katindi or ganong kalala yung discrimination na and yung prejudice na nangyayari between Jews and Gentiles that time. But because of Jesus Christ, nawala na yung wall of separation nila. Kaya, di ba, hindi na natin kinaklasify yung mga kapatid natin na, uy, ikaw, di ba, Hudyo ka, tapos ako, isa akong Hintil. No, hindi na natin sila tinatawag na ganun. Na as long as we have the same faith, as long as parehas tayo ng pananampalataya kay Jesucristo, we call ourselves as Christians. Hindi na natin tinatawag yung sarili natin na, uy, ikaw, Hudyo ka, Hudyong Kristiyano ka or ikaw Gentile, Christians ka. No. We consider ourselves as one church. So, wala na tayong division. And we call ourselves as Christians. So, for our conclusion, the death of Jesus Christ on the cross did not reconcile all mankind to one another or to God. But every genuinely born again person is reconciled and made right with Almighty God. So tatandaan natin na hindi porket namatay si Jesus Christ para sa mundo, it doesn't mean na lahat ng tao ay magkakaroon na ng tama or maayos na relationship with God the Father. Hindi siya ganun nagwo-work. Na oo, sabihin natin na namatay na based sa Bible namatay si Jesus Christ for the world. Pero yung mga tao na nagkakaroon lang ng saving relationship kay God is kung sino yung mga hiniring niya, kung sino yung mga inelect niya beforehand, and kung sino yung mga tao na pinili niya para maligtas.
So tatandaan natin na yung reconciliation natin with God is a person by person basis, not by nation or not by religious groups or not even by family. Kasi di ba may nagsasabi na kapag umanib ka sa relihiyon na ito ay maliligtas ka. Kapag umanib ka sa iglesia na ito, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kaya naman kapag pinanganak ka sa ganitong pamilya, automatic ang ligtas ka na. Pero hindi po nangyayari yung, hindi po ganun yung pagliligtas and yung pag-elect na ginagawa sa atin ni Kristo. Because election and salvation is a person by person basis. Tatandaan natin yan. Na even though dito sa loob ng SGCC, hindi porket naging member ka ng SGCC, automatic may salvation ka na agad. Hindi ganun yung ibig sabihin nun. Because God elected individually according to His mercy and according to His grace. So, if we are a Christian, binigyan tayo ng ministry ni God. And yung tawag na, sa ministry na ito ay yung ministry of reconciliation. Meaning, natrabaho natin bilang mga Kristiyano na i-share yung gospel sa mga naliligaw na tupa para makabalik sila or para magkaroon sila ng reconciliation also with their shepherd. So, yun yung ministry natin, whether you are an elder, pastor, deacons, or a member of the church, we all have the same ministry of reconciliation.